At eto nga mga kabuting ting, welcome back sa ating YouTube channel. Today mga kabuting ting, meron tayong magandang update kay Tik sa alaga nating Itik dito sa ating mini aviary. So kung naalala nyo, sabi ko nga sa inyo, bibigyan natin ng mga kapares yung alaga nating Itik. And today nga, meron na tayong maibibigay na kapares sa kanya at hindi lang isa. Kung hindi dalawa mga kabuting ting, so dala-dalawa yung magiging chicks ni Tik mga kabuting ting dito sa ating mini aviary. So nandun na sila mga kabuting ting sa pangsamantalang lugar o kulungan nila mga kabuting ting dahil hindi natin sila pwedeng pakawalan sa likod dahil nga hinahabol sila ng mga loko-loko nating mga shih tzu, no? So punta natin sila today, tara! So yun nga mga kabuting ting, at pupuntahan nga natin today si Tik kasama nung kanyang dalawang bagong chicks dito sa ating mini aviary. Pero bago natin sila pasyalan mga kabuting ting, ipapakita ko muna sa inyo itong ating napakagandang ibon dito. Ayan, no? Wow! Isang pastel parblue na DFU wing pa. Ayan, di ba? Napakagandang ibon. Anak ng ating pares dito na golden pair. Ayan yung ating mob viewing dito. So ito yung tatay niya. Mob viewing na split opa. At yung kapares niya na nasa loob na parblue ewing na hen mga kabuting ting. So tinawag natin silang golden pair kasi laging maganda yung mga anak nila. So this time mga kabuting ting, 5 yung anak nila and 3 out of 5 ay mga visual opaline na nandito sa loob ng nest box. So ito nga yung isang kapatid nila. So ito pastel parblue ewing lang ang nakikita ko. So hindi pa ako sigurado kung opaline din ba to o hindi. Napakahirap kasi mag-ID mga kabuting ting na mga non-solid color opaline. Lalo na mga kabuting ting, U-wing pa to. No, so hindi lang basta U-wing, DF U-wing pa eh. Baka malaglag. Ayan, so DF U-wing pa nga itong ating ibon dito. Ayan, focus natin ah. You know, diba? So DF U-wing na naman yung balahibo na ito. Ayan, no? Tis-tis. So talagang burado yung kulay na itong ating ibon. Kaya hindi ako sigurado kung opaline ba siya o hindi kasi mahirap i-ID. So kailangan pa natin tong ipa-ID sa iba pang mga expert, tumingin ng mga opaline ng mga pastel tsaka ng mga ewing na opaline. Hindi pa tayo sigurado sa isa na to, no? Pero napakagandang ibon, di ba? Ayan, no? Ganda ng kulay, no? So first time ko to na magkaroon ng ibon na merong gantong klaseng mutation. Huwag kang mahuhulog, ha? Mahuhulog, ayan. So ayan nga, napakagandang ibon, no? So itong isa na to, eh, hindi natin to pwedeng i-out kasi hindi ko pa nga alam kung opaline ba to o regular lang na pastel ewing na parblue, no? So ikikip na lang natin tong isa na to, pero yung apat na kapatid niya na nandito sa nest box na to, silipin natin. Ayan, so yung mga kapatid niya dyan, tatlong visual opa at eto isang parblue ewing. So napakaganda nga lagi mga kabuting ting ng mga nagiging anak ng ating golden pair dito. Ayan, golden pair natin. Ayan, isang mob ewing at isang parblue ewing na hen, no? So ito, ikip natin to katulad nung unang anak nila na pastel na DF ewing din na nandoon sa ating flight cage, no? Hindi pa natin sigurado yung ID nila, kaya ikip na lang natin sila. So isoli muna natin tong ating ibon dito sa kanilang nest box para mapunta na natin si Tik. Ay, lundag na. Napukpok pa ng pinto ng nest box, no? Ayan. So sara muna natin to, baka mamaya biglang makaalpas tong ating golden pair. Sayang. Ayan, no? So yan na nga mga kabuting ting, at punta na muna natin si Tik mga kabuting ting kasama ng kanyang dalawang bagong sa kanilang pagsamantalang lugar. So eto nga mga kabuting ting, at pupuntahan nga natin si Tik dito sa kanyang pagsamantalang lugar. Ayan, so ayun si Tik mga kabuting ting, nandun sa may dulo doon. So dito nga muna natin siya ginawa ng pagsamantalang lugar mga kabuting ting o bahay sa gilid ng bahay namin dito. Ayan, no? Kasi dito secure na secure siya, mataas yung mga bakod, mga pader, no? And then hinarangan na lang natin yung dulo ng yero dyan. Ayan, so wala nang makakapanggulo sa kanya dito. So dito may bakod din tayong yero. Ayan, and wala naman ibang pumapasok dito kung hindi tayo lang. Kaya safe na si Tik dito. Ayan, yung ating alagang Itik dito sa ating mini aviary. Kasi nga last time doon nandun siya sa likuran, eh hinabol siya ng mga loko-loko natin mga shih tzu. At kinagat siya sa likuran. Oh no! Na niya ikamatay yan mga kabuting ting, no? And then ginamot nga natin siya, nilagay natin siya sa kulungan ng mga manok natin ngayon. So doon muna natin siya kinulong noon. Doon natin siya ginamot hanggang makarecover. And then eto nilagay muna natin siya dito para noon eh nakakalakad-lakad siya kasi mas gusto ng mga Itik
yung ganito, yung nakakalakad, parang free range yung pag-aalaga. And then eh, meron din tayong kanal dito. No, so gustong gusto nila yung ganyan, meron laging tubig. Ayan, so tingnan nyo, ang taba na ng tik ngayon, no? Wow! Lari mo lang, eh. Tik! Tik! Ay, lumapit! Tik! Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik! So, yung layo kasi nung itik natin, pero mamaya, subukan natin lapitan si Tik, mga kabuting-ting, no? Ayan, so ito, pasamantalan lugar nga lang muna to, mga kabuting-ting, dahil gagawa natin sila ng pwesto ng kanyang mga kapares doon sa likuran, doon sa tabi ng ating dream loft, mga kabuting-ting, no? So, pasamantala lang to. Doon gagawa natin sila ng maganda, lalagyan natin ng swimming pool, mga kabuting-ting, para nakakaligo yung ating itik dito, kasama no? Makakapares niya. So today nga, eto, nakuha na natin ng maipapares si Tik, mga kabuting-ting, at eto, mga kabuting-ting, ayan, diba? Dalawang napakagandang bibe, ayan, so bibe yung ipapares natin sa kanya, puting-puti, oh, diba? Ayan, oh, mga dumalagang bibe, diba? And dalawa pa. So eto, galing to sa kumpare ko, mga kabuting-ting, no? So shoutout sa kumpare ko na si Paring Jeff. Dito sa dalawang napakagandang bibe, oh. Yan, oh. So, yung kapalit niyan, mga kabuting-ting, L8 na Aguinaldo lang. Tainala ko sa kanya. Yan, binigyan tayo na dalawang dumalagang bibe. Pero ito nga, mga kabuting-ting, medyo bata pa sila, ayan, oh. Diba? Medyo bata-bata pa sila. Sa mga maroon tumingin ng bibe dyan, ayan, diba? Halos bata pa yung bibe natin dito at hindi pa pwedeng gawing inahin to, mga kabuting-ting. Siguro mga 2 or 3 months pa bago pwedeng gawing inahin itong ating dalawang bagong bibi dito. Kaya kung mapapansin nyo, eh, nakahiwalay siya kay Tik, di ba? Ito si Tik, oh. Ito yung kulungan ni Tik, ito yung lugar niya. And then, ito naman yung ating sa bibi. Ayan, sa ating dalawang napakaputing bibi dito, eh, no? Takot. Ayan, so nakahiwalay nga yung ating mga bibi dito, mga kabuting-ting, kasi hindi pa natin sila pwede pagsamahin ni Tik, kasi yung ating mga itik, mga kabuting-ting, lalo na yung mga barako, kapag may nakakasama yan, lalo na hen yung kasama nila, habulin nila yan at pepersay nila, mga kabuting-ting, na makipag-mate, mga kabuting-ting, no? So kahit hindi pa ready yung mga itik o yung mga bibi na to, pepersayin yan, sasalakayan yan. So baka madisgrasya kasi pagkabata pang ganyan, and then inasawa, mga kabuting-ting, na mga barako, pwede nila yung ikamatay, pwede nila yung ikadisgrasya, no? So, sayang naman ito natin, dalawang napakagandang bibi dito na puting-puti, kung isasama natin kagad kay Tik, no? So, ito si Tik, oh, naririnig-rinig na niya yung bibi niya, eh, no? Nilalapitan na rin niya, eh. Kaya lang nga, hindi pa sila pwedeng magsama, no? So, may kapares na nga siya, kaya lang, hindi niya pa pwedeng tabihan, mga kabuting-ting, dahil nga delikado, bata pa to, eh, you know? 2 or 3 months pa bago natin sila pwedeng pagsamahin. Pero kapag nagawa natin sila ng bagong pwesto nila sa tabi ng dream loft natin, ang gagawin kong diskarte, eh tatalian ko na lang si Tik. So bibili tayong tali ng manok para nun eh, hindi niya mahahabol itong mga bibi natin kahit na magkakasama na sila. So in case man nakabulin niya to, eh makakatakbo tong dalawa na to at hindi niya mahahabol kasi nga may tali siya. So magiging limited lang yung galaw ni Tik noon, mga kabuting-ting, at hindi niya mapepuwersa itong ating dalawang bibi dito kasi nga bata pa. Delikado. Diba? Sayang naman pag na-disgrasya to. Diba? So antayin na lang natin mag-matured bago natin isama kay Tik. Ito si Tik, lumalapit to. Ayan, no? Diba? So antayin lang natin mag-matured, mga kabuting-ting. Pero ngayon, tingnan natin kung hahabulin ba ni Tik kapag ka meron siyang nakasamang isang bibi. So kukuha tayo isang bibi dito and then sama natin kay Tik, mga kabuting-ting. Tingnan natin kung hahabulin ba niya. Eto, tumalaki-laki. Hindi, mahilap din pala itong mga ito. Yun, so eto, nakakuha tayo ng isa. So tingnan natin, mga kabuting-ting, kung ang kamalikot, ang hirap pa. Tingnan natin kung ay! Ayun. Eh, nagkadumi na tuloy bibi natin. Tingnan natin kung ahabulin yung Tik. Tik! Ayun, oh. Tik. Ayun na. Tingnan natin kung anong gagawin ni Tik dito. So, kapag kahinahabul niya yan, ayun na. Binabarakuha na ni Tik, oh. Kapag hinahabul niya, naabatin natin, di ba? Kasi hindi pwede, bata pa nga yung bibi natin dito. Kawawa naman pagka-pinersa ni Tik. Ayun na. So, tingnan natin kung anong gagawin ni Tik dito. Oh no! Ayan, sinasabi ko, oh. Diba? So, pinipwersa niya. Walang bago-bago, eh, no? Diba?
Sabit yung barako na yan, nyari ka dyan. Takbo! Ayun na, hinahabol na nga yan, di ba? So, ganyan nga mangyayari mga kabuting-ting kapag pinagsama natin sila. Ahabulin ng hahabulin ni Tik yan hanggang sa makuha niya yung gusto niya dyan sa bibi na yan, kaya hindi pa pwede. Bata pa nga yung bibi natin, kawawa naman kapag ka napuwersa ni Tik, pwede madisgrasya. No? So, eto mga kabuting-ting, dito yung tulugan ni Tik pagka umuulan. So, dito siya sumisilong sa lumang lamesa natin. So, dito hindi naman siya nababasa kasi plastic to. Dito matagos yung tubig. And then, yung mga bibi naman natin dito sa kabila, eh, may mga bubong naman tayo dito, eh, no? Diba? So, magmula doon hanggang dito, may bubong. Kaya, walang problema. Hindi naman mababasa yung mga bibi natin. At saka, hindi nila problema yung mga ulan, mga kabuting-ting. Matibay sa ulan itong mga to, no? Gustong-gusto pa nga nila yung umuulan, eh. Kasi mahilig sa tubig itong mga gantong hayop, eh. No? Pero pasamantalang lugar nga lang sa kanila to. Diba? Kasi medyo masikip pa rin kahit na medyo mahaba, yun nga lang medyo makitid, diba? At saka gusto ko, gagawin ko sila ng lugar yung mayroong swimming pool na kabuting-ting para makapagsimming yung ating mga alaga na to, no? So kapag ka nag-breed yung dalawa na yun, mga kabuting-ting, ang mga magiging anak nila ay mga B-Tech, mga kabuting-ting, no? B-Tech yung tawag doon. So kalahating bibe at kalahating E-Tech, kaya B-Tech yung magiging tawag sa kanila magiging anak, no? So malapit na yun mga kabuting-ting, sandali lang naman yung 2 months, magmamature din yung ating babae dyan. Yan, si B1 nga pala yan mga kabuting-ting at saka si B2. Ayan, si BB1 at si BB2 mga kabuting-ting. So dalawa nga yung BB natin at isang E-Tech. So si Tik naman, Tik yung kanyang pangalan, di ba? Yun, sinasalakay yun na ni Tik mga kabuting-ting. Oo, oo, oo. Pinaporma na ni Tik, oh. Alam niyang babae. So yun nga, ganyan yung mangyayari mga kabuting-ting, lalo na kapag walang bantay, siguradong nakabulin na ito, lukulok ng itik na yun. Itong bibi na to kaya hindi natin pwedeng pagsamahin, no? So yun nga muna para sa araw to mga kabuting-ting, at update ko kayo once na meron ng bagong kulungan o bagong lugar, bahay, yung ating mga alagang bibi at itik malapit sa ating dream lot, no? So yun muna para sa araw to mga kabuting-ting, pero bago natin tapusin yung video natin today, eh shoutout muna tayo kay Sir Alfredo Nalunggis at kay Brandon Gabriel, ayan, dahil silang dalawa yung unang kumuha sa 3 ibon na in-out natin nung isang araw mga kabuting-ting. So isa na lang yung natitira today, isang blue opa sex link hen. So ayan yung picture niya mga kabuting-ting. So kung type niyo yung ibon na yan, PM na kayo sa ating FB page na Daddy Buting-ting's Mini Aviary. Ayan, so yun na nga muna para sa araw na ito mga kabuting-ting, para dito sa mga bagong alaga natin. Ayan, si B1 at si B2, no? So kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Ingat mga kabuting-ting. Beep, 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 beep,